What's up, best friends? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa rito, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell button para lagi kang updated. For today's video, mga best friends, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa namang recipe ng ating cake na siyang pinagkakitaan namin ngayon ni best friend Jessel ninyo. Ito ay isang cake na ino-online selling namin ngayon dito sa Palawan, mga best friend. At tinatawag itong chocolate moist cake. Hindi na natin papatagalin pa ang video na ito, kaya naman, umpisahan na natin. Una, syempre, kailangan nyo ng inyong bowl or mixing bowl para sa paghaluan nyo ng inyong mga ingredients. Una, sa ating listahan, kailangan natin dito ng 1 cup of all-purpose flour. One-third cup of cocoa powder or chocolate powder, mga best friend. Sa ngayon, ang ginagamit naming cocoa powder, mga best friend, is yung JD15 ang brand. Ayan. Mas prepare ko ito kaysa sa Dutch or Duce or anong tawag doon. Bale, ito yung kanyang packaging, mga best friend. So, ito yung brand ng ginagamit namin sa kasalukuyan na cocoa powder. Ito siya. So, nabibili namin ito ng 120 pesos, mga best friend, sa 500 grams. Sunod naman sa ating ingredients, mga best friend, kailangan natin ng 1 cup of white sugar, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda. Siyempre, mga best friend, kailangan natin dito ng 1/4 teaspoon of salt. So, ginagamit ko kasi, mga best friend, is yung rock salt. At, lalagyan naman tayo dito, mga best friend, ng 1 teaspoon of vanilla. Sunod naman nilalagyan natin sa ating mga ingredients, kailangan natin dito ng 2 whole eggs. At sunod nilalagyan natin, mga best friends, 1/4 cup of vegetable oil. And 1/2 cup of evaporated milk. Kailangan lang natin itong pagmixin, mga best friends. So, lalagay natin siya sa ating stand mixer or any mixer na meron kayo, pwedeng hand mixer, mga best friend. Siya pala, mga best friend, dahil sa pag-online namin ng cake ng best friend Jessel nyo dito sa Palawan, ito yung nabili namin ngayon, ang stand mixer. So, siya yung ginagamit namin. Kasi noong Mother's Day, mga best friend, nagpa-order kami ng sunflower cake. And nagkaroon kami ng hindi naman ganoon karaming order. At bumigay yung aming hand mixer, mga best friend. Meron muna kami ng mixer na siyang ginamit namin. So, after 2 days, saka kami bumili nito. Kasi yun lang yung araw na nagkaroon ako ng time para bumili ng mixer, mga best friend, kasi nga naging busy sa paggawa ng cakes and sa pagdi-deliver. So, mix na natin ito, mga best friend. Alright, so after nyo ma-mix, mga best friend, at nawala na yung lumps or yung buo-buo, maglalagay naman tayo ngayon, mga best friend, ng kinunaw na 1 teaspoon of instant coffee. And then, ihalo lang natin, mga best friend. At, imimix lang ulit. Okay, so pagka nahalo na siya ng mabuti, mga best friend, tatanggalin lang natin siya sa ating mixer and maglalagay naman tayo ng 1 tablespoon of white vinegar. Bakit nga ba kailangan lagyan ng vinegar, mga best friend, or ng sukang puti? So, kailangan natin lagyan ng suka, mga best friend, para maging active yung ating baking soda. Haluin lang natin siya. Dapat ganito yung magiging consistency ng inyong cake batter.
Alright. So, after nyo mahalo mga best friend, pwede nyo na itong ilagay or i-transfer sa inyong baking pan. Ang size ng ating baking pan is 5 by 4 inches in height. Okay, so, nakalimutan ako, kailangan natin lagyan ng parchment paper yung kanyang bottom. Siyempre, lalagyan ko rin ito ng oil mga best friend para hindi siya dumikit sa ating pan pagka luto na yung ating cake. Gamit naman ng ating parchment paper mga best friend para lang mas madali siyang tanggalin. Halimbawa, pagka hahanguin na natin yung ating cake, tataob lang natin siya basta na-scrape nyo yung gilid ng inyong pan, okay na. Pero kung wala kayong parchment mga best friend, pwede naman na oil lang ilagay natin, pahiran lang natin yung ating baking pan and saka nyo transfer yung inyong cake batter. Okay, so pwede natin ito ilagay. At pagka na-transfer nyo na sa inyong mga baking pan, ang cake batter mga best friend, pwede na natin itong lutuin. Steam or oven mga best friend, pwedeng-pwede. So pagka-steam natin ito, kailangan natin kubaran yung babaw. Pero pagka-bake, kahit hindi na kailangan, pwede yan mga best friend. So ngayon, gagamit tayo ng foil para takpan. Kasi pagka in-steam natin ito, and then walang cover sa ibabaw, steam natin, tutulo sa ating cake mga best friend, hindi maganda dahil masyadong basa, hindi maluluto yung ating cake. I-steam lang natin ito, so kailangan natin munang pakuluan yung ating tubig, and then pagka kumukulo na, pagka isasalang na natin yung ating cake batter, kailangan naman hinaan natin yung apoy dahil hindi siya maganda kung malakas yung apoy tapos lulutuin nyo yung batter, magiging matigas yung inyong tinapay. Ayaw natin mangyari yon. At syempre, gumawa ako dito ng isa pa para may comparison tayo. Ibibake ko yung isa, i-steam ko yung isa para makita nyo yung difference mga best friends. So sa pagbibake naman, kailangan natin i-preheat yung oven natin sa 180 degrees Celsius sa loob ng 10 minutes or kung may indicator yung oven ninyo mga best friend, mas okay. At lulutuin natin siya for about 40 to 1 hour. Sa atin namang steam mga best friend, lulutuin natin siya in low heat sa loob ng 30 minutes to 40 minutes. So, depende nga sa paglulutuan. Sa akin kasi, based sa experience ko sa pinaglulutuan namin dito sa steam and sa oven mga best friends. So, every 20 minutes, pwede nyong i-check yung inyong cake kung pwede na or kung ano ba yung naging itsura na. And then, dapat hindi natin to laging binubuksan-buksan dahil pagka binuksan natin at hindi pa siya inabot ng 20 minutes, ang tendency, nagkakaroon siya ng parang malalim sa gitna ng ating cake. So, umpisa na natin ito mga best friend at babalikan ko kayo mamaya after natin lutuin. Alright best friends, so after 40 minutes of cooking time ng ating chocolate moist cake, na-cool down ko na rin siya mga best friend for about 20 minutes kaya hindi na siya masyadong mahinit. So maglalatag na lang ako ng plain sheet mga best friend para sa ating cake. So kailangan natin i-scrape yung gilid nito. Ayan. So siya nga pala mga best friend, andito yung ating steam cake. Andito naman yung bake. Alright, so tataob lang natin siya dito. Ayan. So nandito na yung ating dalawang cake mga best friend. Yung sa right side natin yung in-oven natin. And sa left side naman yung ating steam. Alright, so kailangan lang natin tapyasan yung ibabaw nito mga best friend. Kasi madalas yung nagagawang cake mga best friend may pumuputok sa gitna. Pero same rin naman sa steam, kailangan lang talagang tapyasin yung babaw para mas maging pantay kasi medyo may curve siya pagka naluluto. Ipo-focus ko sa ating mga cake yung ating camera para makita nyo yung difference. And so ito yung dalawa nating cake mga best friend.
Kung mapapansin ninyo, medyo wet yung gilid ng ating steam cake, mga best friend, compare sa ating baked cake. So, ang pag-prepare namin nito, mga best friend, ini-slice ko siya sa gitna. Then, naglalagay ng frosting. Ayan. So, ganito lang siya. Ayan. So, minsan, sa nagagawa ko, nagkakaroon siya ng konting butas dyan. Pero, okay lang. Since, naglalagay naman tayo ng frosting, mga best friend. Since wala naman siyang gaanong pagkakaiba, pero kung masusubukan nyo siyang kainin, mga best friend, doon nyo talaga makikita na medyo mas sweat yung ating steam compare sa ating oven cake. Yeah. Alright, so maglalagay na lang ako ng frosting, mga best friend, sa ating mga cake. So itong ilalagay ko na frosting, mga best friend, yung chocolate ganache na tinatawag, i-apply ko lang siya dito sa pinag-slicean natin ng cake. Itong frosting na to, mga best friend, yung brand na rin ng chocolate powder na ginagamit natin or cocoa powder is yung JB15. Kung maalala nyo, gumawa ako ng frosting, mga best friend, meron tayong video niyan. Ang ginamit ko lang last time is yung ordinary cocoa powder. And ngayon, ang ginagamit ko na is JB15, nga, mga best friend. Talaga namang yung difference, ang laki ng pagbabago. Mas masarap talaga ito kaysa sa ordinary cocoa powder natin. So, ganyan lang siya. Yung measurement ng ating ganache, mga best friend, kung papanoorin nyo, wala akong binago. Yung cocoa powder lang inuulit ko. Yun lang ang tanging binago, mga best friend. Then, babalik lang natin yung in-slice natin. Siyempre, mas maganda kung may babalik sa lugar kung saan siya na-slice. Then, mag-apply lang ulit ng frosting sa ibabaw at sa gilid ng ating cake. Usually, ang ginagawa lang pagka naglalagay ng frosting, yung merong grill sa ilalim, tapos pinapatulong na lang, hinahayaan lang na mag-drip or tumulo sa gilid-gilid ng ating cake. Pero sa atin dito, hindi ko yung ginawa, mga best friend. Kasi nga, baka kulangin tayo sa chocolate. Kaya okay na yung ganyan. At least ito is for demonstration lang, mga best friend, para magkaroon kayo ng idea kung paano ito ginagawa. Alright, so ito na, mga best friend, ang dalawang chocolate moist cake natin. After nilang malagyan ng chocolate frosting, ayan ang kilalabasan. Siyempre, bago ko ito i-slice, mga best friend, bago i-slice yung cake na ito, mga best friend, shoutout ko muna si Kenneth Reyes. Matagal niya nang hinihintay na i-shoutout ko siya. So, hindi ko nagawa, mga best friend. Supposedly, sa pangalawang motovlog sana natin siya. Kaya lang, hindi ko pa na-edit yung video hanggang ngayon dahil nga naging busy itong mga nakaraang araw, mga best friends. So, ayan. Hello sa'yo. At salamat sa pag-antay. Sana nanonood ka pa. And so, kuwala ko ng kutsilyo, mga best friend. Unahin ko na i-slice, mga best friend, yung ating baked cake. Kalimutan kong tilanggal yung parchment paper natin. At ito naman ang steam cake natin, mga best friend. Sa pag-slice pa lang, nararamdaman ko na mas malambot itong ating steam cake compare sa ating baked cake. Ayan. So, ito yung ating in-oven na cake, mga best friend. Ito yung kinalabasan niya. Then, ito naman yung ating steam cake. Hindi siya masyadong makita yung difference, mga best friend. Pero mas moist talaga yung ating cake dito compare dito sa baked cake. Pero para silang masarap. Kasi kung ang hanap nyo, mga best friend, is yung talagang moist cake talaga na yung medyo, alam nyo, parang basa-basa, go for the steam cake. Pero kung yung dry, medyo dry and
may pagka-toasted siya ng konti sa gilid ng ating cake or even sa ibabaw mga best friend. Kung nakita niyo yung ni-slice ko kanina, medyo crunchy siya. Dito kayo sa baked cake. Alright, so yan ang dalawang chocolate moist cake natin mga best friend. Siyempre yung sa lasa naman, wala namang ano dito, wala namang pagkakaiba. Ayan, yung ating steam cake. Actually, hindi ko na sana ito ano eh. Hindi ko na ipapakita sa inyo na titikman ko or kakainin ko, slice ko. Kasi alam ko na talaga yung lasa nito na masarap eh. O mga best friend, walang halong biro. Perfect talaga yung tamis ng ating measurement sa ingredients natin mga best friend. Kaya subukan nyo rin. Nagpapawisan ulit ako habang ginagawa yung video na ito kasi kagagaling ko lang nag-deliver din mga best friend ng in order sa atin na cake. At ngayon hapon na, nung niluto ko yung ating chocolate moist cake is kung di ako nagkakamali 1 PM yata mga best friend. At ngayon ko lang siya i-slice kasi kinool down ko talaga siya. At alas 3 na lang hapon. Sarap mga best friend. Sa mga hindi pa nakakapanood kung paano gumawa ng ating chocolate sauce mga best friend or chocolate ganache. Nasa link lang yan dito. Panoorin nyo lang mga best friend. Basta gumamit lang kayo ng masarap na klase ng chocolate powder para hindi kayo magsisi at talaga namang magugustuhan nyo. Sarap. Alright best friend, so ayan ang ating chocolate moist cake. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag niyong kakalimutan i-like, share, and sa mga best friend natin na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, pindutin ang bell button para lagi kang updated. Maraming salamat mga best friends. Until next time, I'll see you.